Magandang araw po sa ating lahat at happy Sunday po muli. Nandito po tayo para sabay-sabay na umawit at magpuri sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, share ko lang po na sabi po sa Psalms 89 verse 15, "Happy are those who hear the joyful call to worship, for they will walk in the light of your presence." At narito po tayo ngayon upang umawit lang sabay-sabay kahit nasa bahay lang po tayo at malaya pa rin po tayong pumalakpak at sumayaw kahit nasa bahay lang po tayo. Kaya sabay-sabay po tayong umawit sa Panginoon. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Then take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. To say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon ng buong puso po natin at damhin po natin ang bawat kanta na ating kakantahin.
dahil para po ito sa Panginoon at tanging sa Kanya lamang.
you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. From my eyes.
Sa ating lahat, bilang panimula, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na kami po ay tinipon upang magsamba at makinig ng inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong lingkod ngayon bilang inyong instrumento upang ipahayag ang inyong kalooban. Bigyan niyo kami ng bukas na isip at puso sa inyo lahat ng pupuri at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na yung sitwasyon natin ngayon ay is full of worries at uncertainties na hindi natin alam na kailan ba matatapos ang pandemic na to. Kailan ba magiging normal ang mga bagay-bagay. At ang tendency ng mga tao is maging discontented, maging anxious, at even doubt God. Pero bilang mga mananampalataya, we have hope. We have a hope and a joy na hindi kayang baguhin ng anumang sitwasyon na meron sa atin niya. So, ang theme ng for this month is the home within ourselves. At ang passage natin ay matutagpuan sa Philippians 4 verse 1 to 9. Philippians 4 verse 1 to 9. Pero bago yon, gusto ko lang explain yung background ng passage natin ngayon. So ang background nito is si Pablo ay he is imprisoned in Rome. Siya ay bilanggo. And he's there dahil sa gospel. Hindi dahil may mali siyang ginawa, but because of the gospel. Pero kahit sa ganun, kahit yun yung nangyari sa kanya, makita natin sa kanyang sulat dito na siya pa rin ay puno ng kagalakan at pag-asa. So, samahan ninyo ako sa pagbasa ng ating teksto, Philippians 4, verse 1 to 9. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women, since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord, always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. And the God of peace will be with you. So, makita natin ito, ang passage natin is full of instructions, full of commands, full of exhortations, na kung paano ba sila dapat mamuhay. Pero anong konteksto nito? Anong reason why they should live like this? Why they should do any of these? Ang context is Philippians 3, verse 20 to 21. Sabi doon ni Paul, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly body so that we will be like His glorious body. So ito yung dahilan. Kaya dapat natin ipamuhay ang susulat sa ating teksto sa umagang ito. So here's the problem na gusto ko i-present. Many of you, now this is in general, every believer, professing believer na kinig ngayon, many of you profess to be citizens of heaven.
But your thinking, desires, and actions reveal the opposite. Many of you professing Christians say that you are citizens of heaven. Sabi ng marami sa atin. But if we look carefully, titingnan natin ang maigi. Your hope and joy is dependent on people, material things, and situations. You grumble and murmur saying, if I cannot have this or that, I cannot be happy and content. Worst of all, many claim, marami ang sasabi, to be citizens of heaven, na sila ay true believers. But they strongly disprove it by their lovelessness towards other believers. Instead of seeking to bring them good, they look forward to their downfall. That is a main characteristic of the children of hell. And best imbis na kabutihan ng ibang tao, ng iyong kapwa Kristiyano, ang iyong ina-aspire, ang hinahanap-hanap mo is yung downfall, yung kasiraan ng iyong kapatid kay Kristo. Kapatid, this is a characteristic of the children of hell. Yung mga anak ng Diablo, this is their main characteristic. If this is you, pag-isipan mo. Examine yourself. So, ito yung solution. Because our true home is in heaven, now and afterwards, we should live for God and live with our brethren in Christ as those who possess it. As those who possess it. Dahil ang ating tunay na tahanan ay nasa langit. Ngayon, at sa darating na panahon, we should live for God and for our brothers in Christ as those who possess it. Bilang mga taong nagmamay-ari nito. So, ang pakikitungo ba natin sa Diyos at sa ating kapwa manampalataya ay naayon sa atin bilang mga mamamayan ng langit? Ito ba ay consistent sa ating profession bilang mga Kristiyano? Sa ating pakikitungo sa Diyos at sa ating kapwa manampalataya. So number one, we should caringly have deep love for our fellow believers, verse 1 to 3. So una, a true believer have great love for his brothers and sisters in Christ. Sabi sa verse 1, therefore my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. So, ano makita natin dito? Ano yung attitude ni Paul towards sa kanya mga kapwa manampalataya? Kahit siya ay isang apostol, a great apostle, pwede siyang mayabang, pwede niya sabihin, I'm the greatest dito sa iglesia. Pero hindi. Makita natin, he dearly loves them. He dearly loves them. Talagang malalim yung pagmamahal niya para sa kapwa niya manampalataya. And he loves them as brothers, as sisters. Ano pa, he desires to be with them. He longs to be with them. Kung sino yung, di ba, kung sino yung pinakaminamahal natin ng mga tao. The people that we love the most. Sila yung gusto nating laging kasama. At ang believers, dapat ang gusto nilang laging kasama is kapwa nila, believers. Ano pa, he rejoices in them. Siya ay nagagalak dahil nakikita niya yung growth nila. He can see them advancing. Hindi katulad ng karamihan ng tao, they love seeing people go down. Pero ito'y walang lugar sa mga manampalataya. So yun, he rejoices in them. Kung sila ay nagagalak, siya ay nagagalak. He is rejoicing in their growth, in their advancement spiritually. At kahit materially, he also rejoices. Ano pa? He glories in them. He glories in them. Nang pinaka masasabi nating boast ni Apostle Paul is yung mga manampalataya ng kanyang, yung mga taong dinala niya kay Kristo ay lumalago sa kanilang panampalataya. They're becoming more like Christ. That's why he's glorying in them. Sa atin, what are we glorying about? What are we boasting about? As believers, we should boast in the fact that the power of the gospel changes lives. At dapat pag when we see
believers grow, become more mature in Christ, that should cause us to rejoice and boast in the gospel. Ito yung kapangyarihan ng gospel. Sabi sa 1 John verse 2, chapter 2, verse 9 to 10, whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light. And in him there is no cause for stumbling. 1 John 4:20, if anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Kung meron John 3:16, meron ding 1 John 3:16. Because God so loved us, itong dapat mangyari. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Paano natin masasabi na mahal natin ng ating Ama na nasa langit kung hindi naman natin ito pinapakita at pinaparamdam sa kanyang mga anak? How can you say that? Paano natin makiklaim yon? Kaya kung tayo nga ay kabilang sa langit, tayo ay masisiyahan at magagalak sa ating kapwa taga-langit, na we rejoice kahit in just seeing yung mga kapatid natin kay Kristo. They are our joy. Ano pa? Sabi ni Paul, he wants them to stand firm in the end. Gusto niya maging matatag sila. Sila ay mag-grow until the end. At sabi ni Paul, verse 2 to 3, I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my workers whose names are in the book of life. So anong pinapakita nito? Si Pablo, he seeks to reconcile them with one another. So may dalawang may disagreement between two women. And he sought to bring them together in peace and in purpose. He worked towards unity. Ang sabi niya that they should be of one mind. Ano pa, he is pleased with the assistance of his fellow believers. Na siya'y nasisiyahan na may mga kasama siyang working in the vineyard sa ministry ng Panginoon. Sabi sa Galatians 6:10, so then as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. Galatians 6:10. Kung tayo nga ay kabilang sa langit, ilalayo natin na gawa ng kabutihan ng ating mga kapwa Kristiyano, ng ating kapwa taga-langit. So, gaya ng parable of the unforgiving servant, naalala natin na malaki yung utang ng servant sa hari, at dahil naawa yung hari, siya ay pinatawad, na-absorb lahat ng kanyang mga utang. Pero pagkatapos doon, nakita ng servant yung kanyang kapwa servant, at pinorse siyang magbayad ng kanyang utang. Pero wala siyang pambayad. Kahit mas napakaliit yung utang niya sa servant kaysa sa yung servant in question sa hari. So, hindi niya pinatawad. Hindi niya pinatawad, kundi siya ay binalanggo. Siya ay binilanggo. And then, nung narinig ng hari yon, of course, karamihan sa atin ay alam na yung kwento. Sabi ng king sa kanya is, pinatawad kita, I forgave all your debts. Bakit hindi mo magawa yung, why can't you do the same thing sa yung kapwa servant na mas maliit yung utang compared sa utang mo sa akin? So he was imprisoned. Siya ay pinarusahan in a most unspeakable way. Paano natin masasabi that we are forgiven in Christ kung if we can't even forgive yung mga maliliit na mga kasalanan laban sa atin ng ating mga kapwa? Marami ay mabilis mag-expect at mag-demand ng kapatawaran sa ibang tao at kahit sa Diyos, pero matagal bago makapag-abot ng kapatawaran sa iba, kahit sa maliit na pagkakamali. Then, pangalawa, we should cheerfully have overflowing hope in God, verse 4 to 7. Sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Yun yung sabi ni Pablo. So, as believers,
We should always rejoice dahil tayo ay mga mamamayan ng langit. We belong to heaven na kahit anong mangyari sa mundo, kahit anong gawin sa atin ang mga tao, we have a secured inheritance sa langit at walang kayang gawin ng sino man sa atin. Therefore, we should rejoice dahil ang ating kagalakan ay nakabase kay Kristo na hindi nagbabago. So Jesus is the same yesterday, today, and forever. Na kahit tayo mabalanggo, we Christians always have a reason to rejoice. Ano pong sabi ni Pablo? Ano pong sabi ni Pablo? Sabi sa verse 5, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. So, ibig sabihin, we should show gentleness to all. Kasama doon is we should seek the best in everyone. We should seek the best in everyone, not just your own good. Karamihan ng tao gusto maging kilala sa pagiging malakas, sa pagiging matalino, sa pagiging mayaman, at sa pagiging magaling. Di ba? Yun yung pangarap ng karamihan ng tao. That is their dream. Pero, ilan sa atin ang nagnanais na makilala sa pagiging mahinahon, mahabagin, at maawain? In other words, gentleness. More than strength, more than knowledge, more than riches, more than skill. As Christians, we should aspire to be gentle, to be seen as gentle. Dapat yun yung mindset natin as believers. So ang goal natin is to become as gentle as the Lord Jesus Christ. Di bali na maging malakas, matalino, at magaling. But we ought to be gentle. Sabi sa James 3 verse 13, who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in the meekness of his wisdom. So sinasabi ni Pablo dito, sino matalino? Sino marunong sa inyo? Paano niya mapapakita to? Sabi niya, by his good conduct, let him show his works. Sabi ito, in the meekness of wisdom. In the meekness of wisdom. Sa kababaan ng loob, in gentleness. Doon nakikita yung totoong karunungan. Doon nakikita yung tunang katalinuhan na galing sa langit. So, cliche na yung statement na you can't judge anyone. You can't see their hearts. Mga kapatid, kung ano yung nasa puso ng isang tao, yun ang lalabas. Yung mga Kristiyanong mga katangian na sinasabi mong nasa puso mo, ay napapatunayan ba ito ng iyong mga kapwa Kristiyano? The people around you? Can they prove that? Does it show? Meron bang mga pagpatotoo na nakikita nila yung katangian ni Kristo sa iyo? They can see gentleness in you, meekness in you. So ito ay hard questions for us to answer. Na baka yung sagot is not as good as we would want them to be. Tapos ano pang sabi ni Pablo? Sinasabi niya sa atin, we should lay everything down in constant prayer. Sabi niya, sabi ni Pablo, na it's a verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, but in every situation, by prayer, petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, who transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So sinasabi niya dito, we should lay everything down. Dapat ibigay natin lahat sa panalangin. Kung tayo ay kabilang sa kaharian ng langit, dapat tayo ay nakatuon sa Diyos na nasa kataas-taasan, na nasa langit. So una, he's telling us to pray in every circumstance. Na whatever trouble we might be in, we should bring it to our knees. Na kahit anong problema ang meron tayo, we should bring it to God. Kaya pinaparanas tayo ng Diyos kadalasan ng mga paghihirap is so that we would go to Him. We would run to Him. Nang isa sa pinakamahalaga sa Diyos ay fellowship with us. And us knowing Him. So yun, we should bring it to our knees. Tapos we should pray with thanksgiving. We should pray with thanksgiving, sabi ni Pablo doon. Na dapat, na kahit anong sitwasyon natin,
As believers, God's promises are sure. Hindi nagbabago ang katangian ng Diyos. Hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kahit tayo ay laging nagkakamali, laging nag-fail, at laging nagda-doubt, then we have every reason to trust in Him. We have every reason na magpasalamat sa Kanya. So yun. And next, we should pray by lifting every concern and desire towards God. Pour it out to Him. Itaas natin lahat sa Diyos, lahat ng ating mga iniisip, lahat ng ating desires before Him. Sabi sa 1 Peter 5, verse 2 to 3, humble yourselves therefore under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Ang mga tao is sa maraming pagkakataon ay they tend to fail us. At tayo rin, we tend to fail them. Na mga tao is a lot of times ay disappointing. Tayo ay disappointing. Yung kapwa natin din ay disappointing sa maraming times. Pero ang Diyos, He stays the same. At siya ay laging nandiyan. We can always bring lahat ng ating problema, lahat ng ating anxiety sa Kanya. So anong promise kung ginawa natin to? We will have the peace of God. What is the peace of God? Ano to? Ito yung sense of full assurance. Pagiging assured and having the divine favor. The sense of having divine favor in our relationship with the Lord. As well as our hope of heavenly blessedness and full enjoyment of God in the future when Jesus returns. It is having the assurance and contentment that the Lord is with you in this circumstance. Na that all things work together for our good. Yun yung ibig sabihin na having the peace of God. And then second, anong magagawa ng peace of God? Sabi lang, the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Guard us from what? Sa pagkakasala. Sa ating mahirap na kalagayan in our troubled condition. Dahil sa mahirap na condition, marami ay nagre-resort sa maling gawain para ma-ease lang, mawala lang yung hirap. Ano pa? It will keep our hearts calm and peaceful within. It will keep our hearts calm and peaceful within. Nakasama doon is yung pagkakaroon ng inward satisfaction and contentment within despite of what's happening. Yun yung kalagayan na ikaw ay satisfied. Fully satisfied kay Kristo. At fully contented kay Christ. Kahit ano mang yung nangyayari. Ang picture dito ay parang sentry. O mga guardia, guarding a fortress. The constant replacement of the sentry in a fortress. Na keeping the fortress safe, keeping everyone inside safe. So yun yung idea. Sabi sa Isaiah verse 26, chapter 26 verse 3. Sabi doon, sabi niya say, you keep him in perfect peace. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. So yun, kung ang ating isipan ay nakatuon kay Kristo, at ating buong tiwala ay nakatuon sa Kanya at hindi sa tao, the Lord will keep us, sabi dito, in perfect peace. Ano pa, Psalm 18 verse 2, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. So, maganda illustration dito is yung the portrait of peace. Ano ba yung, what does peace look like? Pag ito-drawing mo to, pag ipipaint mo to, what does it look like? So, there's a story of two paintings. Yung isa na painting is yung artist, pinortray niya yung peace through a bright sunrise with clear blue skies and green grass and silence. Yun yung gano'n niya pinortray yung peace. Pero may isa pang painting, yung artist pinortray niya yung peace in this way. So yung buong lugar is dark, merong storm,
everything seems to be in chaos, pero sa gitna, merong isang ibon, an eagle, I believe, na in, at peace. Nakakatulog siya in spite of what's happening. So as believers, ang ating peace ay hindi lang nakadepende sa ating sitwasyon. We can be at peace kahit sa gitna ng unos, even in the midst of a storm. Dahil nga, we are at home within because Christ is our portion within. Sabi ni John Calvin, no one will calmly and quietly submit to bear the cross except those who have learned to seek their happiness beyond the world. Then panghuli, we should constantly have growing progress in all good according to the character of Christ. So yun. So, we should be walking in goodness and virtue. Walking in goodness and virtue starts within. Ang kabutihan, ang growing in Christ-likeness, nagsisimula sa loob, starts within. Na sabi ni Paul sa verse verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about these things. So, ayun. So, una, we should meditate and take to heart. Isa puso natin. All Christ-like virtues within ourselves. Kaya, we should find, you should find, your riches and contentment inwardly, having Christ as your portion and joy in you, not in things, not in people, not in circumstances. Sabi sa Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sabi sa Luke 17, verse 21, nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is in your midst. O sa ibang translation, the kingdom of God is within you. So ang experience natin sa kaharian ng Diyos ay hindi lang sa darating na panahon, kundi ngayon mismo. We are experiencing the kingdom of God within us as believers. So nakita natin yung ilang virtues, ilang magandang bagay na sinabi ni Paul na isipin natin. Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pero kung titingnan natin yung mga isipan natin ngayon, ano makita natin sa ating isip at puso? What is the meditation? Ano yung laman-laman? Ano yung pagbubulay-bulay ng ating isip at puso? So let us think about that. So second, kasama doon is see the good even in the worst of people. So by nature, mabilis tayo makapansin ng mali sa iba. Because we have two eyes seeing everything except ourselves. Maliban kung tumingin ka sa salamin. Ito ay natural sa mga hindi manampalataya, sa mga self-righteous, who do not know the grace of our Lord. Ito ay hindi bagay sa mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang isa sa pinakamagandang katangian na dapat natin na i-exemplify, mapakita, at na dapat lumago, ay ang kakayahang makakita ng mabuti kahit sa mga worst na mga tao, even the worst of people. To see the good in everyone, even in the worst of people. We are not only to think and reflect on every good and praiseworthy thing, hindi lang yun, we should also think and consider the good in others. Wag tayong mabilis na hanapan ng mali ng ating kapwa, lalo na ating kapwa manampalataya. But let us see the good in them. Recognize the good in them. See the best in them. So, we should also seek how to do good to them. Dapat yun ang iniisip natin. So, alalahanin natin ang ginawa ng Ama para sa atin. What did God do for us? So kahit wala naman talagang totoong mabuti sa atin, dahil kahit yung lahat ng mabuting gawa natin is ay tainted, ay corrupted ng kasalanan. Kinaawaan niya tayo, pinili niya tayo, pinadala niya ang kanyang anak para mamatay para sa ating makasalanan. Pinadala niya ang kanyang anak para mamatay pa sa ating mga makasalanan.
na hindi karapat-dapat. So sabi ni John Calvin, we are not to reflect on the wickedness of men, but look to the image of God in them. An image which covering and obliterating their faults, an image which by its beauty and dignity should allure us to love and embrace them. So yung sabi ni John Calvin, hanapin natin sa mga tao is the image of God, hindi kung gano'n sila masama. Ayun. So practice Christ's likeness by imitating good examples, sabi ni Paul. So halos lahat ng tao ay may mga heroes na tinatawag, na kanilang tinitingala, na kanilang heroes that they look up to. So if you don't have great heroes to imitate on something, then you would most likely not rise higher or progress in it. Yung mga mahilig sa sports, for example, sa basketball, is they have heroes. Heroes sa NBA. At kahit mga artists, painters, meron din sila mga heroes in their minds. Yung mga nasa military, in a way, they also have heroes in their minds. Pero sa ating mga manampalataya, who are our heroes? Tingnan mo nga, isipin mo nga, sino mo nasasabing heroes in your life? Kung meron kang heroes sa business world, heroes sa sports, at sa kung ano-anong bagay, do you have heroes na iyong ginagaya in your Christian life? So yon, who are the heroes you strive to follow? So sabi ni Paul din, doon na they should continue. They should, kung ano mang yung natutunan nila, kung ano mang natanggap nila at pakinggan kay Pablo, ito ay kanilang ipapamuhay. Yung sabi niya po, whatever you've learned and received from me, ipamuhay ninyo. Sabi niya, practice these things. Ano yung pangako? Kung kanina, the peace of God, ngayon, the God of peace. Ano ibig sabihin nun? Sabi doon sa text, if you practice these things, the God of peace will be with you. Ano ibig sabihin nun? The assurance and experience of God's intimate and close presence. Sabi sa John 14:21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Tapos Exodus 33:15, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Do not send us up from here. And sabi niya, kung di mo kami sasamahan, kahit may anghel po kaming kasama, to the promised land, baliwala if you are not with us. So in conclusion, how often do we fall in reflecting the character of a kingdom citizen? A lot of times we act and think like the unbelieving people of the world, whose joy and hope ends in this life. Too often our love is cold and dry towards God and His children. But this should not be for us who possess an eternal heavenly inheritance of endless happiness and full enjoyment of God. Instead, we should fall down to our knees and beg the Holy Spirit to change our hearts and minds, that He would give us a heavenly mind that loves and enjoys God and other believers, that He would give us the mind of Christ. Now, so how can we continually experience yung realidad nito bilang mga kingdom citizen? Paano? We should always remember and reflect on what Christ has done for us. He suffered the torments of hell on the cross so that we would be completely forgiven and so that we would be citizens of heaven. Alalahanin natin yung ginawa ni Kristo sa krus. Even though, yun, and so that we could be citizens of heaven even though we deserve hell. So think and meditate on the matchless love of the Father for you. Isipin mo lagi yung pagmamahal ng Ama para sa'yo. A worthless sinner that He would give His only Son for you. So anong natural outcome? Alam natin na may nahal tayo ng Diyos to the point of sending Christ to die for us. Anong natural outcome? Natural outcome of this is a vibrant, a buhay na buhay na pag-ibig
or a vibrant love for God and the church. So this is the key to living as citizens of heaven, knowing what God has done for you in His love. So naway, napagpala po tayo sa mensahe para sa umagang ito. God bless po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Nais po naming ibahagi sa inyo ang isang magandang balita. Simula po sa unang linggo na Oktubre, ang ating bahay-sambahan ay nakatakda pong magbukas para sa mga miyembro ng Christ to the World, Makati. Upang masunod ang panuntunan ng ating gobyerno, hindi po hihigit sa 10 katao ang maaring magtipon sa loob ng ating simbahan. Mahigpit din po nating ipatutupad ang social distancing at ang pagsusuot ng face mask at face shield. Mahalaga po ang ating kooperasyon para sa patuloy na kaligtasan ng bawat isa. Para sa mga nagnanais dumalo sa ating lingguhang pananambahan at sa ating mga katanungan, maaari po tayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Bye.